hindi na pwedeng piyansahan ang smuggling at iba pang itinuturing na agricultural economic sabotage sa bagong batas na nilagdaan ng Pangulo. Ang iba pang parusa na mas mabigat sa kasalukuyan, alamin sa live na pagtutok ni Ivan Mayrina. Ivan? Mel, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, mahigit 3 bilyong piso ang nawala sa kabanang bayan nito pa lamang 2023 dahil sa agricultural smuggling. Pero dahil daw sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na pinirmahan ngayon pa lang, ay magdadalawang isip na raw itong mga smuggler at hoarder dahil sa mas mabigat na parusa at mas malaking multa sa pananamantala. Nitong Agosto, bistado sa isang bodega sa Nabota sa halos 50 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled agricultural product tulad ng sibuyas, carrots at kamatis. Smuggled din umano ang 85 milyong pisong halaga ng produktong nasabat sa Paranaque nitong September 5. At ang 18 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiskado sa Maguindanao del Norte nitong Lunes. Pero marami ng ganitong kaso ng smuggling na nakakalusot ng walang buwis. At dagdag competition pa sa mga lokal na produkto, kaya pwede ikalugi ng mga magsasaka halimbawa. Economic sabotage ika nga, kaya higpitan pa sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nilagdaan na ng Pangulo. Mas mabigat ang parusa nito kumpara sa kasalukuyang batas na nilagdaan noong 2016. Noon, doble lang ng halaga ng smuggled ng multa, bukod pa sa parusang habang buhay na pagkabilanggo. Ngayon, under this law, smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage. A non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Mapapaisip talaga yung mga nag-iisip gumawa ng kalokohan na bago nila gawin to dahil pwede silang makulong na with no bail eh. Itinakda rin ang batas ang pagbuo sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na mismo ang Pangulo ang upong chairperson. Magkakaroon din ng enforcement group na binubuo ng PNP, NBI, Coast Guard at Department of Finance. May team din ng mga piskal na tututok sa mga kaso ng mga smuggling at pananamantala. No longer will these cases gather dust. They will be prioritized and they will be resolved urgently. Maganda yan, at least mahihiwalay and may tututok talaga. Mel, matapos ng lagdaan ay ilalathala ito at magiging epektibo ng batas sa loob ng 15 araw. Mel. Ivan, sino kaya ang tatargetin ng batas na yan? Yung sa mga raid sa mga bodega, madalas, alam mo, mga tauhan lang yung dinadatnan. Ivan? Tama, Mel. Siyempre, ang gusto ng Pangulo, ang mapaparusahan siyempre yung mastermind, pero wala daw sisinuhin ang batas na ito. Maging yung mga empleyado, maging yung mga staff, yung mga maging transporter at financier ay lahat daw mananagot sa batas na ito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.